everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siya na kaya ang susunod na reyna, kung sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe naman ninyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my gosh. Eto nga, syempre nakakalokang balita ang ating bumulaga sa atin lahat, dahil syempre ang dating kandidata dito sa Miss Universe Philippines na si Christina De La Cruz Choc from UK ay ngayon isa na siyang kandidata dito sa Miss Universe Great Britain 2024. So sa madaling salita, hindi nanalo sa Miss Universe Philippines, nanalo naman ng Miss Great Britain. At ayun nga, tuloy ang laban sa Miss Universe. O, diba? So, talagang nasupresa ako, charot. So, hindi naman ako nasupresa dyan. Expected ko na I think mananalo ito si Christina Choc. To be honest, si Christina Choc, yung nandirito sa Miss Universe Philippines, isa siya sa mga nagustuhan kong kandidata na lumalaban. Talagang masasabi ko yung authenticity, yung galing magsalita. Sabi ko, ay gusto ko yung babaeng to. Kaya lang, syempre, maraming hinahanap talaga sa Miss Universe Philippines. Gusto talaga nila yung pagiging isang Pilipina talaga yung nakikita. But meron namang ganun si Christina Choc. But siguro hindi lang talaga siya naka-destiny para sa Philippines. But kung galing ang pag-uusapan, isa to sa mga magagaling kumunda. At kung talaga namang masasabi natin ganda ang pag-uusapan, eh talaga namang maganda naman tong si Christina. At kahit ako, talagang sabi ko, oh my gosh, ang galing. Dahil buti na lang pumunta siya sa Miss Great Britain, hindi lang Universe Philippines. At ayun nga, tinanghal siya ng Miss Universe Great Britain. At malay ninyo, sa Miss Universe siya pa ang koronahang bagong Miss Universe, hindi natin alam. Pero ayun nga, so syempre, dati na sila nagkalaban dito sa Miss Universe Philippines, ang tanong, rematch, tuloy ang laban sa Miss Universe. So, nakakaloka kung iisipin mo, no? Talagang patindi talaga ng patindi ang bakbakan nila. Dahil hindi lang sila dito sa national pageant nagbakbakan. Pupunta sila sa Miss Universe. Ang saya sana neto kung si Victoria Velasquez Vincent ay naging Miss New Zealand. So, yon. So, syempre, another isang Pinay beauty din ang hinihintay natin na talagang magpapasabog ng bonggang-bongga sa entablado ng Miss Universe, yung pambato ng New Zealand, kasi meron siyang half Pilipina, half New Zealand blood, di ba? So, ang saya kung iisipin mo, tatlong Pinay sa Miss Universe. Ewan ko na lang kung hindi magdominan ang Philippines. So, sabing ganon, tingin ko daw ba, kaya daw bang kabugin ni Chelsea Manalo itong si Christina Choc sa Miss Universe. To be honest, ako para sa akin ha, kaya, syempre, una sa lahat, kinabog niya nga dito sa Miss Universe Philippines, doon pa kaya sa Miss Universe, di ba? Iba kasi yung daladalang sash factor ni Chelsea Manalo, Philippines kasi yung suot-suot niya, kaya malakas talaga si Chelsea Manalo kay New Miss New Zealand at saka kay Miss Great Britain. Kung iisipin mo, malakas talaga ang isang Chelsea Manalo because she's a Miss Philippines. Ayun talaga yung number one na titignan mo. Kasi, syempre iba talaga kapag sinabing, oh, you are Miss Philippines. Oh, diba? Iba yung dating, iba yung laban, iba yung panalo. Diba? So, pagdating dyan, kailangan lang syempre talaga maghanda din ni Miss Philippines. Kasi syempre, iba naman na yung individual action. Kahit sabihin pa natin na ang sash niya is Philippines, kung umariba naman ng bonggang-bongga si Miss Great Britain at saka si Miss New Zealand, pwede siyang maiwanan at mawalan ng eksena.
Kasi syempre Miss Universe na to. So individual pa rin kasi at the end of the story. Nandun doon na parang titignan ka at ipa-priority ka kasi you are Miss Philippines. Pero syempre kapag gumaling itong si Great Britain, ay doon talaga mawawalan ng eksena si Philippines. Kaya ang kailangan nila ay maganda. Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre mas gusto ko makita silang tatlo na sana makapasok sa semifinals ng Miss Universe. Wala sanang maiwan sa kanila. Bakit? Kasi they are Filipino pa din at the end of the story. Si Miss New Zealand, New Zealand man yung daladala niyang bansa, pero may dugong Pinoy siya, eh, dapat natin siyang suportahan pa din. At ganun din naman si Christina Chok. Si Christina Chok, lalo na, naging malapit to sa puso natin. Eh, dapat pa rin talaga natin siya suportahan. So, yun yung sinasabi ko. Kung halimbawa si Victoria Velasquez Vincent, magiging Miss New Zealand, Miss New Zealand in the future, alam niyo sa totoo lang, ang puso ko, so support pa rin ako kay Miss Victoria Velasquez Vincent kasi ayun yung nadadapat na ibigay natin sa kanya kasi minsan siyang naging Miss Philippines, di ba? So yun, so kaya sabi ko nga, wala namang mawawala sa kanila dahil yung suporta for sure, uulanin sila ng suporta ng mga Pinoy. Tingnan mo, nanalo si Christina Chok. Maraming natuwa, maraming nag-post sa mga kababayan natin sa social media dahil sa kanyang tagumpay dito sa Miss Great Britain. At hindi lang yon, marami talaga ang nagdidiwang ngayon para sa kanya kasi masaya para sa kanya. At least yung dream niya na makarating sa Miss Universe, di ba? Ito yung naging gateway. At ayun, so ipakita niya kung ano naman yan eh, para sa akin naman, kung ano talaga yung motibo mo, bakit gusto mo sumali sa Miss Universe, kahit anong bansa pa ang daladala mo, kung talagang para sa'yo yan, para sa'yo yan. At kung talagang gusto mo talagang gamitin yung platform ng Miss Universe para maihatid mo lang kung ano yung gusto mo, na gusto mong ipahatid sa buong mundo, or ano yung boses na gusto mo na isigaw sa Miss Universe, ay kahit sabihin pa natin Miss Great Britain ka. So maganda ngayon si Christina Chok, mas gumanda siya more than doon sa laban niya sa Miss Universe Philippines. And then I think, and then I'm so excited kung ano yung ipapakita niyang galawan. Sa kanila naman ni Chelsea Manalo, syempre matinding pagtatapat ang mangyayari dito. Dahil syempre Chelsea Manalo, dati niya naging competitor to sa Miss Universe Philippines. So dito matinding bardagulan pa ang magaganap dahil syempre magkaibang bansa. So dito mapapatunayan nila kung sino talaga ang tunay na reyna. Sino ba ang makakapasok sa semifinals? Sino ba yung makakarating sa dulo? So sabi ko nga, advantage kasi kay Chris, kay Chelsea Manalo, yung sash factor ng Philippines. And then plus, kung magtitrain pa siya ng todo-todo, lalo siyang lalakas talaga sa laban niya. But, syempre, kailangan niya pa rin mag-ingat kay Great Britain. Kasi si Great Britain, iba din yung ipinapakitang galing. At potential din talaga na makapasok sa semifinals dahil sa kanyang story. Iba din talaga yung galing at yung talino at yung ganda na ino-offer nito. But, kung ako ang tatanungin mo, syempre, mas gusto ko parehas silang makapasok sa bardagulan ng Miss Universe. At sana parehas silang makarating sa dulo. Syempre, dream come true to para sa mga Pilipino kung silang dalawa o silang tatlo ni New Zealand ay makakarating sa top 5. Diba? But, tingnan natin. So, kailangan lang naman nila dyan, syempre, matinding preparasyon, matinding paghahanda, at saka syempre gamitin nila yung pagkakataon na meron sila para i-prepare nila yung sarili nila sa Miss Universe. At itong pagkakataon na to, doon natin malalaman kung sino nga ba yung aariba, kung sino nga ba ang papalo, at sino nga ba ang kakabog ng todo-todo. Basta ako, may tiwala naman ako sa galing na meron sila at naniniwala ako na magaling silang tatlo. So, malaman natin yan kung sino nga ba ang may iiwan at sino nga ba ang makakalusot sa kanila. So, I'm so excited sa pagharap ni Chelsea at saka ni Christina Chok. Natutuwa ako kasi alam ko na pagpunta doon ni Chelsea Manalo sa Mexico, may mga kaibigan siya katulad ni Great Britain kasi nagkasama sila dito sa Philippines. May mga interviews talaga na lagi silang magkasama. And then, makukontinuous nila yan sa Miss Universe. Plus, nandirito din, madadagdagan pa si Miss New Zealand. Pero alam nyo kung ano yung exciting dito? Yung tatlong Pinay beauty na
tutungtong sa Miss Universe. So, dito palang dominante na ang Philippines. Diba? So, yun! Kayo ba, guys? Ano, guys, ang tingin ninyo sa ipapakita nilang laban sa Miss Universe? Are you excited? So, congratulations, syempre, sa mga Pinay Beauty katulad ni Miss New Zealand, ni Miss Chelsea Manalo, at saka, syempre, ang bagong kakokorona lang from Great Britain na si Christina Chok. Mabuhay ka at talagang masasabi ko, tuloy ang laban sa Miss Universe. So, comment below mo naman yan kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay mo? Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.